ang pag-uusapan po natin ngayon ay si String of Heart. Ibibigay ko po sa inyo ang care tips and paano po siya ipapropagate. Magandang araw mga kahalaman, ako uli si Jenny Lynn Reana. Welcome to my YouTube channel. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay si String of Heart. Ibibigay ko po sa inyo ang care tips and paano po siya ipapropagate. Unang-una, si String of Heart po is hindi po yan maselan. Basta po tama po yung kanyang lupang paglalagakan. Ang mixture na ginagamit ko po kay String of Heart ay pumice, coco peat, loam soil, carbonized rice hull, then composted rice hull. Huwag po natin lalagyan siya ng fresh rice hull kasi po lalanggamin po ang ating lupa. Pangalawa, sa watering po, si String of Heart, pwede po siyang diligan every day. Pero hindi ko po siya ginagamitan ng tabo. Or ang gamit ko po sa kanya is applicator para po hindi kasi mahuhuka yung kanyang mga ugat. Ito po kasi si String of Heart is halos lahat po may nakalagay dyan is nakakapit. Ngayon po, pag ginamitan po natin yan ng mataas na pressure na pandilig, ay maaari pong mahukay at maangat yung kanyang ugat at yun ang maging dahilan ng kanyang pagkamatay. Kaya ang ginagamit ko po dito is applicator. Kumbaga sinisigurado ko pong nadidiligan lahat ng parte ng kanyang paso. Ngayon, ito pong si String of Heart po is pwede po siyang bright shaded area or nasisikatan ng morning sunlight. Ito pong si String of Heart po is madali lang po itong ipropagate. Pero po, ang karaniwang cost neto ni String of Heart is overwatering. Lalo-lalo na kapag bagong bili natin siya sa mga garden shop. Dapat po, pag itong si String of Heart is kabibili lang natin kaysa garden shop, dapat po, pagkaripat natin, imimiss na po natin agad yung kanyang dahon. Pwede po mabasa ang dahon neto, hindi po tumaselan. Imimiss natin. Then, panatiliing moist ang kanyang lupa. Hindi po basa, ha? Moist. Iba po yung basa, iba po yung moist. Kasi po, pag ito po is natuyuan, is nagsisring agad-agad yung kanyang mga dahon at nagiging crunchy. Kaya dapat ang ano neto is moist. May 5% moist pa po yung sa ilalim niya. Kasi na-evaporate naman po yun, din na-absorb pa po niya. Basta wag po natin siyang patutuyuan ng todo-todo. Kaya kung ang dilig natin para make sure na hindi siya ma-overwater, every other day, kung hindi nyo pa kontrolado yung, katulad kasi sa akin, kontrolado ko na yung pagdidilig sa kanya, kaya dinidiligan ko talaga to ng every day. Kaso control ko na, alam ko na po kung natutuyuan ba siya o hindi. Pero kung hindi pa po kayo confidence na natuyo ang lupa niya, is pwede nyo po siyang diligan ng every other day. Yun po, iwasan pong bahayan po ito ng mga insekto. Kasi yun na naging problema ko dati, bigla nagulat ako, may mga gumapanggapang na mga langgam dyan. Yung pala, yung inaprot ko to is my root mealybugs. Ngayon, sa propagation po, ito pong si String of Heart, pwede siyang hanging plant, wall plant, decorative, katulad niyan, pwede mong pakapitin niyan dito, sa heart na to. Ganyan. Paikot-ikutin niyo hanggang humahaba siya, paikot-ikutin niyo po. Ngayon, ilalagay ko po si String of Heart dito. Nasabi ko na po yung kanyang soil mix, no?
Madaling-madali lang po talagang i-propagate si string of card. Dapat sterilize po or naka-disinfect ang ating gagamitin gunting. Ito po, hanapin nyo yung dulong node kung gusto, saan gusto nyong putulin. Ayan, ito, dito po kasi dati nanguha, oh. Ngayon, ang kukunan ko, dito naman sa katabi niya. Kasi may tumutubo naman suhi dito, oh. Ayan, may tumutubong suhi. May sumitubong sanga. Ay, dito natin siya puputulan. Sagad na po natin. Ayan. Kahit isa lang neto, ang itanim mo, mabilis po yan humaba. Paikot-ikutin nyo lang po. Ayan. Ito po. Pauupuin po natin. Ganyan. Yan, kahit hindi naman po gano'n nakabaon yung unang naputulan natin ng stem, okay lang yan kasi mag-uugat din naman itong mga nude niya eh. Kaya pakapitin natin siya. Ganyan. Diba nakaupo na siya? Huwag po natin ito diligan. Ang diligan po natin itong nude niya. Huwag muna natin ito diligan ha, yung mga, yung nakabaon. Ang didiligan po natin itong nude niya. Spray. Kasi may sugat pa po yan eh. Baka po mag-rat root. Kaya eto dito lang tayo sa mga nude niya mag-spray. Inimiss lang talaga natin ha. Huwag muna natin siya talagang basain ng todo. Kasi po kahit ito po hindi po mabasa, yung nasa dulo niya, yung pinagputulan natin, yung nasugatan. Okay lang yan. Kasi po itong mga nude neto ni String of Art, pag nakaamoy ng tubig po to, lalabas po yan. Tapos ito, yung nasa dulo niya, okay lang yan na hindi pa yan makainom ng tubig kasi pwede naman niyang inumin yung nasa unahan niyang dahon habang nakaka-recover pa po siya. Kaya ang mangyayari po, itong minis nating mga nude niya, pwede matrigger yan, lumabas yung kanyang ugat. Then itong string of heart na kapropagate lang natin, is lalagay muna natin to sa bright shaded ng isang linggo. Then after 1 week, pwede na natin siyang pasilipin kay Haring Araw sa umaga lamang. Then ibalik po natin siya sa bright shaded uli. Then tignan natin kung napakita na po ito ng bagong tubo. Then tsaka po natin siya ilagay mismo sa permanent niyang lagayan. Kung gusto niyo po siyang ilagay sa morning sunlight lang or bright shaded. Pero mas maganda talaga ito, mabilis dumami kung morning sunlight. Ilalagay niyo siya dun sa nasisikatan ng morning sunlight. Super dali. Then ang fertilizer nito is Osmocot. Then minsan dinidiligan ko po ito ng banana peel tea para po mas tumibay yung kanyang maliliit na ugat. Ayan lang po muna tayo. Sana po nagustuhan nyo po ang aking na-share sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo, paki-like, share, subscribe, and hit na rin ang notification bell para lagi kayong update sa aking mga video. Maraming salamat po. Happy planting!